All set na nga ang programa para sa inaugurasyon ni President-elect Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Nagaganapin sa National Museum sa Maynila bukas June 30. Si nariwa ni President BBM. Ganyang naging karanasan sa National Museum noong buhay pa ang kanyang amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Si Alan Francisco Senitalia. Rise and shine, Alan! Wala pang napipiling opisyal na disenyo para sa susuuting barong ni President-elect Bongbong Marcos sa kanyang inaugurasyon sa Webes. Ayon kay Jay Herrera, ang official image specialist ni PBBM, hinihintay pa ang mapipili sa barong design contest na inilunsad ng kapatid ni Bongbong na si Irene sa mga designers para sa best design ng barong na isusuot ng susunod na pangulo. Kasama sa contest ang mga isusuot na barong ng tatlong anak ni na Bongbong at misis na si Attorney Lisa Araneta Marcos. May napili ng designer para sa susuotin ng susunod na First Lady. Ayon naman kay France Imperial, isa sa mga heads ng preparation committee, all set na ang programa para sa inaugurasyon. Bagamat may ilang minor details pa na isinasapinal, taimtim, simple at traditional aniya ang magiging programa. Gaya ng naunang sinabi ni PBBM sa kanyang vlog. Hindi na kami lilihis pa sa nakagawian. Ang mahalaga ay kasama ko ang buong pamilya ko, kasama ko kayo na manunood live man, online, at higit sa lahat, sana makisama ang panahon dahil tagulan na nga. Sisimula ni multimedia star Tony Gonzaga ang programa sa pamamagitan ng pag-awit ng lupang hinirang. Susundan ito ng ecumenical invocation at ng 30-minute military civil parade. Kakantahin din ang inauguration song ni Chris Villonco at ng Young Voices of the Philippines Choir na may pamagat na Pilipinas Kung Mahal. Si Supreme Court Chief Justice Alexander Gizmundo ang mangangasiwa sa oath of office. Sabi ni Imperial, hindi pa man nila natatanggap ang detalye ng speech ni PBBM, isa lang aniya ang sigurado, hindi na kailangan gumamit ng teleprompter ng susunod na presidente. Sa National Museum ang magiging venue na inaugurasyon ni PBBM dahil may COVID-19 facilities pa sa Quirino Grandstand na siya namang pinagdausan ng inaugurasyon ng iba pang naging presidente gaya ng kanyang ama na si dating President Ferdinand Marcos Sr. Naging inauguration venue na rin ang ilang presidente gaya ni na dating President Manuel L. Quezon, Josepe Laurel at Manuel Rojas ang National Museum. Kilala yan natin bilang old legislative building. Hindi ko makakalimutan, yan yung building na kung saan ako nag-aantay para sunduin yung aking ama para iuwi siya. Naging executive house din yan. Dati kung saan nag-opisina ang Prime Minister natin noon, Prime Minister Cesar Virata. Nasira nung gera at ilang beses na rin pinaayos, mayaman ang kasaysayan ng National Museum. Samantala, hindi naman makasasama sa inaugurasyon si incoming legal adviser Juan Ponce Enrile dahil nagpositibo siya sa COVID-19. Kinumpirma ni Enrile na nakakonfine siya sa Makati Medical Center dahil sa virus. Dalawang araw bago ang mismong inaugurasyon ni President-elect Bongbong Marcos, isang busy area ang National Museum at ang paligid nito. Tulad ng nakikita nyo sa aking paligid, may mga nagre-rehearse, may mga nag-aayos sa taglilinis ng venue para maging organisado ang makasaysayang event. Alan Francisco para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.